gagawa tayo ng isang tutorial sa ganitong klase ng buhok na medyo maliliit yung hibla ng kanyang buhok, kaya manipis tingnan. Subukan natin kung anong bagay na gupit para sa kanya. Tara, panoorin natin ang video na ito. Perfect! Ang model natin ngayon ay si Sir MJ Lopez, isang businessman. Kung gusto nyong mabisita ang kanyang YouTube channel at ang kanyang TikTok, i-search nyo lang MJ Lopez. So yun kabarberos, ang request ng ating client ay nababagay sa hibla ng kanyang buhok. At may mga bahagi siyang parting maninipis o yung maliliit ang hibla. Kaya ganun yung gagawin natin kung ano yung gusto ng ating customer. Magsasuggest din tayo kung ano yung pwede sa kanyang buhok. Kung okay para sa kanya, excuse me, ay gagawin natin. So yun kabarberos, dapat ay magsusuri tayo muna bago natin umpisahang gupitan. Check natin kung okay ang kondisyon ng kanyang anit, kung walang mga tagihawat o walang lunal, upang maiwas nating masugat ito o maiwasan natin na hindi tamaan ang ating talim ng clipper o ng suklay o anumang ginagamit natin sa paggugupit. Naglagay ako ng guidelines na ka-mid-pay dito at ganun tatanggalin ko na rin ang natitirang buhok sa gawing ilalim nito. Shout out kay Mark Aquino at kay Saudi Boy Barbero ng Saudi Arabia. Maraming salamat po sa inyong matiyagang panonood ng aking mga video. At kay Di Juan Roniel at kay Hernando Lopez Jr. Shoutout din kay Kim Joshua. Kung ang request sa atin ng customer ay ibabaldo skin fade natin, gumamit tayo ng shaver o foil shaver. Kung wala naman ay ahita natin. At sa pag-aahit kabarberos, lagi kong ipinapaalala na dapat ay maging smooth upang makaiwas tayo sa pagkasugat. Panatilihin natin na basa ito o lagyan natin ng cream. Upang makaiwas tayo sa bigla ang pagnipis ng pagkakabawas natin, gumamit muna tayo ng makapal na clipper guide. 1.5 na clipper guide yung ginagamit ko. At pwede rin number 2 kung wala kayong 1.5 na clipper guide. Straight yung gagawin nating pagbabawas dito. At hindi na masyadong pa-slant, straight na natin. Kung number 4 o number 3 yung ginamit natin sa ibabaw na clipper guide. Para sa ganon ay kung meron man siyang kanto o may sobrang buhok, ay konti na lang yung babawasin natin. Siyempre, mag-estimate tayo kung ano yung shape ng kanyang ulo. Nagdidepende yan kung sa shape ng ating ulo, kung ano ba yung kakailanganin natin na gagawing pag-slant nito o padiretso ba, upang hindi naman siya talagang mapasobra yung pagbawas na gagawin natin. Pagkatapos natin gumamit ng makapal na guide o yung 1.5, number 1 na clipper guide naman ang gagawin natin. Mas mababa kabarberos yung paghagod, ha. Kapag ganito kasi na medyo makapal pa yung binabawasan natin, ay panatilihin natin na ilagay sa middle part yung ating adjuster o ilagay natin sa half. O kaya isagad na natin kung hindi siya tumatalab ng mas maayos. Kailangan mapansin natin na may napuputol na buhok. Ang paghagod naman ay dapat ay lagi nating i-estimate. Kung mataas yung ginawa natin paghagod sa mas mahabang guide na ginamit natin kanina dito sa number 1 na clipper guide, kalahati lamang o mga 2 inch lamang o dahan-dahan na paghagod at hindi mapupwersa yung pagtaas niya.
Para mas maganda yung magiging resulta ng ating ginagawang gupit step by step. Yung lagi nating gagawin sa mga baguhan pa lang na barbero, mas mainam kung susundin natin yung ganitong proseso at makasunod tayo sa mas magandang resulta ng ating ginagawa o sakto do sa hinihingi ng ating kliyente o do sa request ng ating customer. So yun ka barberos, 0.5 na clipper guide ang ginagamit ko at pumopokus ako dito pinakamalapit sa bahagi ng guidelines na ginawa ko kanina. Mas mababa yung ginagawa kong paghagod kumpara sa ginawa kong paghagod kanina ng number 1 na clipper guide. At yung ating ginagawang pag-blend ay hindi mapupwersa o hindi masyadong tataas. At magiging sakto yan kabarbero sa request na ng ating client o sakto yan sa gustong taas na gupit ng ating customer. Pagkatapos kong gumamit ng 0.5 na clipper guide, magsisiro close tayo gamit ang taper blade. Ang taper blade ay makapalantalim kumpara sa fade blade at hindi naman masyadong mapupwersa ang gagawin nating pagnipis sa bahaging ito dahil naka-taper blade tayo. Hindi siya masyadong sagad, magiging alalay siya. At mas maging magandang resultang makukuha natin sa ganitong step by step o sa ganitong proseso. At sigurado ko sa inyo, nire-recommend ako na the best ito sa mga nag-uumpisa pa lang at makakagupit kayo ng hindi nagmamadali o makakagupit kayo ng naaayon sa gusto ng inyong customer o yung sa gusto ng taas na gupit na paid cut ng inyong client. Kung meron naman kayo na paid blade, gumamit tayo ng paid blade dito sa mismong guidelines niya. Ito talaga yung pwedeng magbura. Ito yung pwede magbura ng guhit na ginawa natin kanina, yung pinakang guidelines natin sa pag-uumpisa ng taas ng gupit na ating ginagawa. Dahan-dahan ito kabarberos at doon lang mismo tayo tututok sa guhit. Hindi na natin masyadong itataas at kailangan ay ang ating paid blade ay hindi masyadong ididiin upang hindi tumusok yung pinakang outer blade niya sa anit niya o hindi tumusok dito sa mga tinutubuan ng buhok. Kadalasan kasi ang mga maninipis na talim ay matutulis yung dulo, kaya iba yung pag-iingat upang hindi tayo makatusok ng anit ng customer. Sa pagtanggal ng guidelines, lagi nating titingnan yung adjuster natin. Pwede nating itaas, pwedeng ibaba. Kung hindi na puputol yung buhok ay isagad na natin o naka-zero close yung adjuster niya. Kung napansin natin na meron pa siyang guhit o meron pa siyang guidelines na nakikita, andyan ang maraming pamamaraan ka barberos. Gamitan natin ang trimmer kasi yung ating trimmer ay mas manipis yung talim niya kumpara sa ating mga regular na clipper o sa ating fade blade. Dito masisiguro natin na makakatulong ito upang mas maganda yung fade na ating gagawin o mas maganda yung pagtanggal ng guidelines. Mas manipis ang talim ng trimmer. At okay ito. Kung wala naman kayong trimmer na ginamit ay ahitin nyo paayon sa buhok. Dahan-dahan pa-islant yung labaha at kukontrahin natin ang kamay upang hindi sumama yung balat at maiwasan din nating makasugat. So yung kabarberos at kailangan din nating mag-retouch gamit ang ating gunting. The best sa akin ang ganitong proseso ang paggamit ng gunting kasi mas nakikita natin yung papatamaan ng ating gunting kung alin yung may mga dark area, kung alin yung kailangang bawasan na may mga maiitim na bahagi, yung hindi balanse sa gupit ng ginagawa natin, ay okay yan. At para sa akin ay mas maganda talaga na pag-aralan natin ang paggamit, ang tamang paggamit ng gunting kung paano natin gagamitin sa iba't ibang klase ng gupit. Kung ngayon ka palang kabarberos nakabisita sa YouTube channel ko, ay huwag mong kalimutang i-click yung subscribe button. Pati na rin yung notification bell para maging update ka sa mga susunod ko pang mga video. Ang ginagawa ko kabarberos ay binabalikan ko lang yung mga dark area o yung mga konting mga dark spot gamit ang clipper at gamit ang 0.5. Depende yan kabarberos kung gano'ng karami yung ating tatanggalin, yun ang magiging sukat ng clipper guide na ating gagamitin.
Lilinisin ko lang yung part ng kanyang noo. O dito galalagyan natin ng konting line up. Dahil konti lang naman yung buhok na ating tatanggalin. Lilinisin lang natin ng konti at aahitan din natin. Gamit ang aking pangahit. Napaka-importante rin kabarberos ng ating pangahit sa lahat ng klase ng gupit. Dahil ito yung maglilinis, magtatanggal ng mga sobrang buhok sa mga gawing ilalim nito. At siya rin magbibigay ng forma sa lahat ng mga hair design o mga hair style na ating ginagawa sa ating gupit. Isang simpleng gupit ang natapos natin kabarberos, hindi naman madali, hindi rin mahirap. Kailangan pumokus lang tayo sa bawat ginagawa natin at kailangan dapat laging masaya ang ating client. Maraming salamat po, magandang gabi at magandang araw sa ating lahat.